What's going on, guys? Ron Jake here. And in this video, ay gagawa tayo ng salad. Wala namang lettuce dito. Ito po yung gagamitin natin. Gagawin nating salad. Ang palaya salad. Masarap at saka healthy. Baka nagtataka kayo kung bakit ang palaya. Alam naman natin na ang palaya hinahalo lang natin sa mga pinakbit, sa ginisang itlog na may bagoong, at saka iba pang putahe. Pero masarap din to sa salad. So gagawin natin ngayon at tuturuan ko kayo kung paano maggawa ng ampalaya salad. At mayroon din tayong tomatoes, kamatis, maliit, spring onions, at saka pipino. Ito po yung pipino dito sa Japan, maliit, hindi malaki. Hindi katulad sa Pilipinas na malaki yung pipino natin doon. Okay, so simulan na natin. Basa na lang natin. Para malinis siya. Pwede kayong maglagay ng onions. At pwede rin green onions. Ayan. Kukuha lang ako ng pinggan at saka bowl. So, napakasarap nito. At malaking tulong po dito sa katawan natin. So, check ko lang yung camera ha. Baka hindi nakunat. Madali lamang ito mga kaibigan. Kayo rin sa bahay ay pwede itong gawin. Healthy salad. Ayan. Tanggalin lang natin yung kanyang buto. Alam naman natin na ang ampalaya ay medyo mapait. Pero napakaganda ng naidudulot ito sa ating katawan. Ayan. So, slice na natin. Medyo manipis lang yung pagkahiwa ninyo. Huwag naman masyadong makapal. Or nasa inyo na yun. Hiwain lang natin, ha? Alam nyo guys, pwede ito sa umaga, pwede sa tanghali, at pwede rin sa gabi. Napakasarap na. Medyo mapait nga lang siya kasi ang palaya, pero maganda ito sa ating kalusugan. Ayan. Duwain na natin, ha? So ngayon guys, tapos na siyang na-slice. Ang gagawin natin, ilalagyan natin ng asin. Okay. So asin, ayan. Huwag naman masyadong marami. Tapos, squeeze lang natin siya. Ayan. Ayan. Squeeze lang natin siya. At least lalabas yung mga juice niya. Alam ta, anong tawag doon? Juice ba? Yung medyo mapait niya na... Ayan. Nanyanin mo lang siya. Para at least hindi siya masyadong mapait. Okay? So, ganyan lang siya guys. Huwag naman masyado. Tapos, ganyan naman siya. Ayun, lumabas na yung mga yan yung mapait na mga patas. Ayan, ganun lang siya kadali. Linis lang natin. And then, ay balik natin siya dito. So, next,
ihalo na natin yung mga ingredients na iba. Pipino. Pero ito po yung itsura ng pipino dito. Wala masyadong buto. Yan, makikita nyo. Yung sa atin kasi sa Pilipinas, medyo malaki. Basta maraming buto. Dito, ganito lang talaga siya kalaki. Okay. So, lagay natin sa bowl. And then, kamatis. Depende na rin yun kung anong available nyo sa bahay ninyo. Eh, kung kayo din lang yung kakain, eh, mag-invento na lang kayo. Malay nyo, makadiscover kayo ng magandang uri ng pagkain. Yan, yung kamatis natin. Okay, dagdagan ko lang. Ayan. So, yung ating spring onions. Ayan. Okay. Ganyan lang siya, mga kaibigan. Lalagyan natin ng kunting asin. Kunti lang. Saka lalagyan din natin siya ng anong tawag niya ito? Lime or lemon para may asim siya. Pag nag-slice mo kayo ng lemon o ng lime, dapat ganyan. Ganyan. At least madali mo siyang pigain. Mayroon kasi mga lemon na binibenta na makapal yung balat. Tapos pagka ginanon mo pag slice, mahirapan ka na squeeze siya. Sayang din yung juice niya. Okay. Then mix natin. Okay guys, tingnan niyo naman ang ating ampalaya salad. Napakasarap po nito. So, kayo din sa inyong mga bahay ay subukan niyo rin ito. Napaka-healthy nito. Napakalaki ng may tutulong nito sa ating katawan kung puro matamis na lang yung kinakain natin. At ito ay malaking tulong sa atin, lalo yung may mga diabetes. Ito, maganda to sa inyo. Tignan natin. Delicious. Wow. Napakasarap guys. So yan. Till next time mga kaibigan. Okay. At ayan na po ang ating ampalaya salad. Delicioso po yan. Napakasarap. So, kayo din sa inyong mga bahay, eh, mag-invento na rin kayo. Total, kayo din lang yung kakain. Baka mas maka-invento pa kayo ng mas masarap pa dito. Okay guys, sa nga pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. Thank you so much. God bless you guys. My goodness. It's super, super delicious. Nandyan pa rin yung pait ng ampalaya. Nandyan pa rin siya. Pero at least hindi na masyado. Wow. Okay. So, till next time. Bye-bye. Sayonara.